Yes, Kabanata Isa ng Pasimula ay nilikha ng iyong sinilang at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang gumapalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ipabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos na ito'y mamasdan. Pinagpunan niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw. At ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumakitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ang nangyari na ito, tinawag niyang lupa ang duyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng lumulunong malamang nagkakabinhi ang mga punong namunga. At ano nangyari ito? Tumubunga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging patayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig. At ganyan na ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ng Diyos na ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-apat na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Binilikha ng Diyos ang mga damuhala sa dagat at lahat ng bagay na namubuhay sa tubig. Gayun din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ang Diyos na ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpaparami ang lahat ng bagay na namubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpaparami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang kalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, maihilak, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya nang ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, dilikhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid,
at sa lahat ng hayop, maging maamo o may lang, malaki o maliit. Nilalang na ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at puluin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa ipapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang na nagkakabini at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-anim na araw.